Hi po sa inyo lahat, magandang umaga at welcome back again to my channel. So ito na naman po ako at wala po akong lakad po sa araw na ito dahil po may pasok na po ang aking kaibigan na si Mr. Jerwin. So ngayon, nung nakarang araw po ay nagpunta po kami sa mall at sinama niya po ako at bumili po ako ng beef. So ngayon ay lulutuin ko na po, so kasi may time na po ako. So kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to ring the bell button para updated po kayo sa aking mga video. Ang lulutuin ko po ngayon ay maaring bago po sa inyong mga panlasa. So, ngayon, umpisahan po natin ang aking pagluluto. So, ito po ang ating gagamitin ng mga ingredients. So, meron po tayong bawang, sibuyas, galagans. Ito pong galagans po ay Thailand, galing po sa Thai, yung tinatawag po na Thai galagans. Lime leaves. Yeah, natuyo na po siya pero pwede pa rin yan. Lemongrass. Ayan. Pero alam niyo po yun sa original po talaga ng niluluto ng mga taga-Thai. Ang ginagamit lang po nila ay yung ito lang. Pero syempre dahil ako ang magluluto ay isasama na po natin to para dagdag na rin po na lasa. Tapos meron po tayo ditong asin, paminta, seasoning powder at butter para mamaya sa ating paggigisa at gata. At po ang ating baka na pinakulo ko kagabi, ayan, pinalambot ko na po siya at ready na po siyang hiwa-hiwain. Ayun po, so ang lulutuin ko po ngayon ay ang beef thigh with coconut milk. Ayan, hihiwain na natin or gawin po natin at muna natin ang ating mga ingredients. Unahin po natin ang bawang. So habang po naghihiwa po ako ng ating mga lamas-lamas, magme-mega shoutout muna po tayo sa ating mga viewers. Okay, mega-mega shoutout po sa ating mga nanonood po dyan ng mga teachers ng Bagong Tanyag Elementary School, Annex A, na si Ma'am Abigail, Ma'am Zaira, Ma'am Aliyah, Ma'am Juji, Ma'am Darling Pearl, Ma'am Jenilyn, Ma'am Grace, Ma'am Renette, Ma'am Lucille, at walang iba po ang aking napaka-supported na kapatid na si Ma'am Virgie Espina. Mega-mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa panunood po ng aking mga videos. Ito po yung dalawang dito na teacher ay si Ma'am Aliu at si Ma'am Darling Pearl ay mga kaibigan ko po yan at nakasama ko po siya dati sa mga gawain po namin sa simbahan. So mega shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat dyan ng mga teacher ng Bagong Tanyag Elementary School, Annex A. Po, I'm sorry, may nakalimutan po akong ingredients. Ito po ang mushroom. So dahil po ang aking lulutuin na beef ay 900 grams lang po. Ayan. Masyadong malaki po yung ang aking nabili pong mushroom. So hahatiin lang po natin to. So tiko lang po ang mushroom kasi masyado po siyang marami. Ayan. Ayan po, natapos ko na po ang hiwain ng ating mga lamas-lamas, ang ating bawang, ang ating sibuyas, ang ating galagans, at nahiwa ko na rin po ang ating beef. Ayan. Isama po natin mamaya yung yung sabaw para dagdag po lasa. Ang ating butter. Oops, wait lang. Ayun, dumikit po ang ating butter. Kaya, ayan, mag-iisa na po tayo. At umpisa na po natin ang ating pagluluto ng ating beef thigh with coconut milk. Ng ating bawang. Antayin lang po natin na mag-golden brown po siya. At next po natin ang ating sibuyas. Ayan. Super bango na po. After po nito, ang ating ilagay na muna natin ang ating mushroom. After po nito, ay ilagay na po natin ang ating beef. Ayan. Isa po natin ang ating beef. A
After po natin mag-isang ating dip, ilalagay na po natin ating mga natural ingredients tulad ng ating galagans galing Thailand at mga lime at tanglad. Ayan, gigisahin po natin muli sila. Ayan, nangamoy na po ang ating niluluto at talagang kakaiba po talaga ang aroma ng ating galagans at pinagsamang lime at tanglad. So, grabe. Habang niluluto mo inyo po ito ay talagang malalasap niyo po ang amoy at napakasarap. So, pagkatapos po natin mag-isa po yung mga ating mga ingredients ay maglalagay na po tayo ng asin, mga 1 teaspoon of salt at paminta din po, 1 teaspoon of salt at ilalagay na rin po natin ang ating seasoning powder na 1 teaspoon din po. So then, haluin lang po natin at maglalagay po tayo ng 1/2 cup of water. Ayan. Papakuluin lang po natin siya ng mga 10 minutes at maghahadap na po tayo ng ating gata. Ayan. So, pakuluin lang po natin siya. Ang gagamitin ko po ngayon ang ating coconut powder. So, meron po kasing bumili ng totoong coconut kasi nandito po tayo sa Saudi Arabia. So, ito lang po ang ating available, ang coconut powder. Lalagyan lang po natin ng konting tubig. Konti lang para tunawin lang po natin ito. Ayan po. Dagdagan pa natin ulit. Ayan. Yeah, baligam-gam po yung ginamit ko para mas mabilis po siyang matunaw. Yan, pinakuluan ko lang po siya ng 10 minutes po. And ngayon po ay ready na po siya para ilagay po natin ang ating pinakahuling ingredients na yung gata po. So, after po nito, mga 5 minutes lang po. Then, ready na po ito para sa ating final look. At titikman na po natin at nagugutom na rin po ako. At magla-lunch na rin po ako ngayon. Ayan, after 5 minutes, okay, ready na po siya. Okay, papatayin ko na po. Ito na po ang ating final look ng aking niluto na beef Thai herbs with coconut. Ayan. Ayan. Yan po ay titikman ko na po ang aking niluto at sana po ay naging successful po ako muli sa aking pagluluto nito. So, wow! Successful po, napakasarap. Alam niyo po, itong niluluto ko ay talagang maamis po kayo sa lasa niya kasi talagang kakaiba. Yung lasa po ng Thai galagans ay napakabago po sa ating mga panlasa dahil po ang hirap po explain kasi parang ibang-iba po siya dun sa luya po. Kasi parang yung galagans po ay parang kamag-anak po ng luya pero parang sa Thailand lang po ata siya product parang ganoon. Kaya kakaiba po yung lasa niya. Yan. Sobrang sarap po. Then, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po muli sa inyo. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and ring the bell button para updated po kayo sa aking mga videos. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat at bye-bye!